Welcome back and good evening at welcome sa ating third episode ng Severe Drummer Podcast. At ngayong gabi, kasama ko si Migs Quintanar. Siya yung original drummer ng Sagrado. At ngayon siya ay nasa Barang. So, hindi ko na po patatagalin. Bro, ano lang, band introduction. Yo, good evening. Migs pala. Thank you for this opportunity. sa podcast niya. Migs pala, former drummer ng Sagrado. Around 2009 until 2015. Yun, tapos umalis ako. Pumunta ako ng Cebu. Ngayon, banda ko ngayon, Barang Cebu. Nag-start yun mga around 2004 but nag-stop kasi umalis ako. Gitarista ako doon tapos yun, balik to drums na. Yun lang. Yun, so yun sa hindi po nakaalam, si Migs po, siya po yung gumawa siya ng dalawang album sa Sagrado, tama, di ba? Dalawang album ang naiyon. Oo, dalawa. Yun. Yung hindi yun. Anong title na yung dalawa? Suffering ba yung isa? Tsaka yung isa? Yung, Bastardize. Yeah, parang. The Decrepit something? Oh, Decrepit. Yun, so, sa mga hindi pa po nakabili, bili po kayo ng album nila. Maganda po yung pagkakagawa nila doon. Promise po. Oh, yeah. So far, yun yung pinaka gusto ko na production na album sa lahat ng gawa namin. Yung second, no? Bastardize ba? No, second. Yun. So, ayun bro, simulan na natin yung question. So, first question is, what age did you start playing drums? And did you start playing metal right away? What age? Officially, nag-start ako, matawag na drummer, yung nasa Sagrado na, around 2009. But, syempre, nung mga high school, college tayo, pumapalo-palo tayo sa legs. Yung gusto natin, diba? Yun, o kaya yung palo sa hangin, ganyan. Yeah. So, doon, parang, history-wise, yun yung parang, siguro nag-start ka ng, tapos, ko pag nag-jam, tapos na yung practice, hihiram ka ng stick ng drummer, ganun. Pero 2009 talaga ako, nag-seryoso mag-drums. But, tapos, kung metal ba agad? Honestly, yes. Metal agad kasi yun yung gusto kong tugtugin eh. Sabi nga nila, kung gusto mong tumugtog ng metal at gusto mong ganung tugtugan or gusto mong ganung speed, mag-focus ka sa metal. Yun yung na-input sa akin ng friends ko that time. Kaya metal agad, sabi nila, kung gusto mo ng blast ka talaga. Huwag mong... Ang hirap kasi blast ka, gusto mo ng speed, tapos marami kang pinapractice na medyo mabagal. So, blast ka lang talaga. Or speed ka lang talaga. Para hindi mahaluan ba? Oo. Yun. So, next question is, pedal recommendation for beginners? Pedal recommendation for beginners? Yes. Nag-start ako yung Gibraltar na double chain. Siguro mga 1 or 2 years sa akin yun. After that, yun yung Demon Drive ko. Siguro for beginners yun, double chain, tapos sikat na sikat yung Iron Cobra. Doon na lang yun. Parang threshold niya for beginners. Tapos yun, kung gusto mong upgrade, so siguro yun, Demon Drive or Axis, or kung kaya mo, kung share si Kopito,
Yun. So, next question is, drumsticks recommendation. Drumsticks. May recommend ko, kung mag-start ka pa lang, siguro subuk, itry mo na agad yung mabigat. Oo. Yes, mabigat agad. Para may power na agad ba? Kasi nung nag-start ako, nung nag-practice kami, may lumapit sa akin na, bro, abilis sana, kaso parang hangin. Mm-hmm. Wala akong marinig. That time, yung stick na 7 ba yun? 7, 8 ba yun? Ganun. Ganun seven, kasi eight. mas maraming kang magawa. Kasi, kaso wala siyang power. Ngayon, bumili ako ng mas malaki. Tapos, yun, isa rin sa mga nakatagpo ko before, when you see, si Ems. Naalala ko sa Cavite yata yun. Lumapit ako sa ano, Hyper Zone. Hindi. Kasabay yata namin yung servo room from the Bacolod. Oo. Yung may second floor, di ba? Hindi pa. Parang meron pa yung akitan. Ah, yung Hyper Zone before yung second floor, di ba? Parang ano, yung hindi pa, doon pa, malapit na sa Tagaytay yun eh. Ah, Dasma, Dasma na. Tapos yun, nakita ko si Ems, may hinawakan siya na stick. Kunin ko lang. Sige ba? Sabi ni Ems, sabi ko, ba't ang laki ng stick mo? Para pala yun, exercise niya. Yun. So, nakuha ko yung idea na yun para pagtugtog. Kung gagamit ka ng medyo magaan, mas ano, parang nag-weights. Yung sinabi niya before. Yun, yung idea niya, in-adapt ko lang. Ano palang sticks yan, bro? Pwede mo natin pakita para makita din yung ano, baka... Yung ginagamit ko is ito. Silgian, ano yan? Silgian field, pang field drum? Field drum series, no? Yes, ito ginagamit ko sa bahay. Sa gig naman, hindi ko pa siya nagagamit. Pero pag gig, lagi ako on 2B. Wala nang 2B lang. 2B, yes. 2B, mas magaan kesa dito. Yun. Tapos pag mas mabigat, mas control. Kaso lang, babawiin naman niya yung speed kasi mas mabigat. Mas nakakangalay agad. Yun. Yun. So, ayun, share ko lang din. Sa hindi po nakaalam, si Migs yung nagturo sa akin na mag-shift ako sa 2B. Kasi dati, di ba? Yung nasa ano sa Hyper Zoom. Di ba? Sabi mo, bro, hawin mo, try mo tong 2B. Di ba? So, after nung gig na yon, siguro mga ilang araw, bumilo ako. Tapos nung unang test ko, bigat, sabi ko, do ako makapag-blast, yun. So, yun, share ko lang, si Migsu nagturo sa akin na kumuha nung mas mabigat na sticks para mas makontrol mo yung palo. Mostly sa blast. Yun. Tama. Mas mabigat, control talaga. Tapos, ibang ano pa yun, may factor pa yon, may punch ka na agad. Di ba? Hindi naman, Filipino naman tayo, hindi naman tayo nakakabasag lagi ng simbas. Kaya malaki. Pero, may punch agad, lalo na sa snare mo, or sa toms. Malakas na siya. Oo nga. Mas maganda yung feeling ko yung dynamics ng ano pag heavy. Or yun nga, sabi nga, depende pa rin dun sa ano kung saan ka sanay. tama. O kaya pra-practice mo talaga 'yon kung araw-arawin mo yung 2B o kaya yung ganito marching sticks. Oo. So, ayun, next question is hand techniques and what did you practice when you first started out?
or nag-focus ka ba agad sa rudiments? Or yung ano lang, yung mismong ikaw lang, yung parang tamang palo lang na pag nasa ano, kabiyahe, gano'n? Hindi ko familiar masyado yung tawag, but yung nakaganito, French ba yun? French ba yun? Ganyan, French grip? Yeah, parang, yung nakaganyan. Hmm. Tapos, yung isa, nakaganyan. Nakaganyan lang. So, about the practice is, yun, pag the drums, lalo na sa sticks, iniisip ko parang sports, parang boxing. Mm. Sabi nga ni Manny Pacquiao, talagang ipupush mo kung gusto mo talaga, di ba? So, araw-araw yun, araw-araw, walang tigil, tapos, pinapanood ko before yung Derek Roddy na, ano, yung mga exercises niya. Mm. So, ano yun, puro patagalan yun. Puro patagalan. Tapos, tawag nito. Sa akin lang, yung wala na akong masyadong rudiments na inaano, ginagamit. Basta, kung mapapatagal ko siya, tapos, yun, sabay, may mga accents na. Uh-huh. Tapos, yung mga paradido. Yun lang. Simple lang. Practical lang na drumming lang. Yun. So, yun po. Next question is, bass drum tuning and triggers. Bass drum tuning, medyo ano lang, medium lang na ano na tension. Hmm. Because hindi ko naman kailangan ng bounce talaga sa bass drum, lalo na yung sinasabi na dapat tight para may bounce. Number one factor is na-try ko ilang beses, in-adjust ko before na sa amin, medium lang, tapos, siyempre, may mauna sa inyo na banda, hinigpitan na hinigpitan, nung ako na, na-expect ko, yun yung tension niya. Ano nangyari? Sobrang higpit. Sobrang sakit sa muscles, tuloy. So, muntik akong tumigil doon. Then, hindi naman ako masyadong concerned sa sound kung loose or tight yung tension ng bass drum ko. Because I am using triggers. Yes. And triggers are... Check ko lang. Yan. Yun. Before... Sana ba ito? Before... ginagamit, bago ko lang binili ito, pero hindi rin nagamit. This is the Roland Kick Trigger RT30K. Mm. Ito. Ito yung kinakabit sa bass drum. Pero, nung lumabas yung kausap ko si Junax, meron siyang pedal trigger. So, that time, nag-order din ako nun. Exclusively for Demon Drive lang siya. Yan ito. Mm-hmm. Oh, nakita ko. Dito tumatama yung tawag. Yung detonator niya. Mm-hmm. Parang sa ikit ng axis. Parang pare sa axis. And then, sobrang accurate niya. Sobrang accurate na parang kasali siya sa practice mo. Pag nag-triggers ka, hindi lang yung pedal yung pra-practicein mo. Pati yung linis ng pagtama ng trigger. Mm-hmm. So, yung sinabi nila na trigger is cheating. They actually, additional practice nga dapat dahil sa pagtama ng trigger na or sa detonator. Mm, kasi, rinig na rinig ka na sa labas eh, no? Oo. Oh, so, every mistake mo or, lalo na, pag may mistake, rinig talaga. Tapos, hindi pa yun. Siyempre, i-adjust mo sa module mo yung sensitivity. Mm-hmm. So, pag hindi mo na-adjust na maayos yun, mag-miss trigger ka. O kaya, sumasobra yung tama. Tapos, ito, gamit ko ngayon, the Foot Blaster.
Oh. Universal kick trigger. So napaka-efficient nito kahit sa Demon Drive or sa Axis mo gamitin. Napaka-sarap gamitin ito. So mas ito mas gusto ko to. So si ano bro, si Foot Blaster, ano siya no, sa direct drive lang siya pwede, parang ganun ba? Pwede sa lahat. Pwede sa lahat. Rin sa mga ano, mga chain or belt drive, no? Pwede rin, oo. Universal siya. Kasi kakampi ko lang siya sa baba eh. Parang ganito sa pedal plate mo. Tapos ito yung ano mo. Ito yung ganyan. Pedal mo. Kung tama lang siya. Automatic, parang no? Ganun. Okay. Oo. So, ayun, bro, pwede mo ba ano kung magkano yung price niyan para sakali lang na merong gustong mag-avail? Yung Foot Blaster around 8,000 yata to. Ito 8,000 o. Pair na siya na pesos na. Yung ha? Pares na pares, bro, sorry. Pares na. Okay. Tapos yung pedal trigger halos ganun din, almost 9,000. Actually, binibenta ko siya kasali yung pedal for sale. Ayun, sa mga gusto pong magigising bilis ng palo ng Sagrado sa kanibarang. Ito. For sale. nakakabit na. Yan. Ayun. Sa Demon Drive. Yun yung triggers ko. Tapos, module, meron din, syempre, pag may triggers, may module ka rin. So, ginagamit ko is the Roland TM2, yung bago. Hindi na yung, before, Alesis DL5. Tapos, lumipat. Yun, nagamit ko pa before. Oh, di ba, nung meron tayong gig? Oo, pagkasabay. Lagi naman tayo magkasabay. Kasama tayo lagi. So, gamit mo yun. So, ito ngayon, Roland TM2. Ang masasabi ko lang sa kanya, sobrang ganda niya. Bakit? Bukod doon sa mga stocks niya na tunog, makakagawa ka ng sarili mong kick sound or anong sound na gusto mo. Including yung mga ano ba tawag doon? Effects or mga intros o kaya sa kalagitnaan ng sampler, parang ganun. Sampler ba? Parang ganun, no? Kaya, di ba, yung mga pag-stop o kaya pag biglang bagsakan, may drop bass. Pwede lang ganun. Pwede mo ilagay doon. So, napaka-efficient din ng Roland TM2. Yun. Thank you. So, next question is double pedal techniques. Double pedal techniques. Ano? Ginagamit ko is yung heel up. Ginagamit ko talaga yung movement ng full movement ng heel ko. Ginaganon ko talaga siya. Heel up. Lalo na sa mga yung mabagal lang. Tulad ng mga 16 beat. Yung mga, di ba? So, minumove ko talaga siya kasi para ma-exercise ko siya at gamitin ko siya pina-practice ko yung tawag ditong double stroke. Yeah. Oo, heel toe. Yun, heel toe. Ngayon, pina-practice ko. Tapos, yung sa heel up technique. Yan, basic lang. So, ayun. So, yun. I-add ko na din sa question, gano'ng katol katagal mag-practice pag sa double pedal? I mean, double bass, sorry.
Oh, double bass. Siguro pinaka ano lang mga minimum 30 minutes. Mm-hmm. 30 minutes tapos pero siguro abot ng 2 hours kasali na yung kamay kasi naiisip nasa isip ko lagi pag practice ko baka may maiwan sa dalawa. Uh-huh. For example, tumugtog. Wow, grabe yung kamay. Uh-huh. Pero hindi niya na-utilize yung double pedal niya. Why? Because yung tik 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 ganun lang yung nagagawa niya sa sound, hindi siya nakakapabilis. So parang makikita mo sa tao, so pina-practice niya lang yung hand technique niya. So gusto ko walang maiwan sa kanilang dalawa. Kailangan o, parehas na. Parehas, oo. Lalo-lalo na prone sa drummers yung hindi pantay yung control ng paa. Pwede sabihin natin, malakas yung right mo, mahina yung left mo. Hmm. So, pag ganun, dati ko talaga na nakita, napansin yun na mas mahina yung right ko naman, baliktad naman sa akin. Because siguro, matagal ako nag-drive ng manual transmission na kotse, puro ano yun eh, puro clutch. Yun? Clutch. So mas malakas yung ano. So, para pantay sila ng dalawa, pina-practice ko lagi yung right para walang maiwan sa kanila ng dalawa. Wala, tsaka yung tunog ng kick mo lang, lalo wala pa tayong trigger before, hindi yung tuk-tak, tuk-tak. Dapat parehas. Kailangan parehas yung ano, kasi para rinig yung punch ng ano. Oo, parehas. Kasi iba yung tunog pag ano, tupak, 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 tupak. Ganon yung sound na produce mo pag live. Dapat same yung sound. Di pantay ang tunog. Yes. So, next question is bass pedal settings. Yung settings ba sa pedal? Pero setting ko kung ano lang itong mapagkabili ko kunin ko. Naka-tight siya. Naka-tight. Naka-full ba to? Full ba? Ayan, ito. Ah, naka-highest full tension ka na. No? Oh, highest tension. Tapos yung beater angle niya, I don't know, it's 45. Sabi nila 45 degrees ang standard. Pero feeling, hindi ko naman masukat na 45 siya eh. Siguro ba above konti para mas malapit. Mm-hmm. Tapos yung VDL niya or tinatawag nila variable drive lever is hindi siya dito. Kasi yung explanation nito, dito, mas suabe ito, mas magaan pag umabot ka dito. Pababa ka ng pababa dyan, pabigat na pabigat siya. Mas merong tension, no? May tension na siya pang pababa ka ng pababa. Yun yung ano, explanation nila. So, hindi, medyo nabibigatan na ako pag bumaba dito. Sobrang gaan naman para sa akin kung nandito. Tsaka malaki yung kakainin niya ng, ano, ng pedal. Mm-hmm. Yun. So, spring tension, full. Tapos, standard lang yung ano, dito. Tapos, DDL, akyat lang po. Yun. So, bro, yung beater mo, iba siyang, ano yan, pen yung beater mismo ni Axis o nagpalit ka? Hindi, ano, before pa to, yung sa laser yata to nabili before around 2014. Beater, kasi gusto ko siya mas mabigat. Iba yung ano, dalawa yung purpose niya. Pag sa bahay lang, ito yung ginagamit ko. Uh-huh. Pag sa gig,
binabaliktad ko rin siya kasi para may yun, gusto natin may click, di ba? Click na sound na ma-feel natin. Yun. Ito, mas mabigat to compare dito. Ito. So, ginamit ko to. Sobrang sarap gamitin talaga. Like, gusto mo mabilis, makukuha mo agad. May difference talaga pag pinalit ko to. Mas mabigat, tsaka may mas punch. May punch siya. May punch talaga. Yun. So, yun, sa mga gusto magpalit ng ano, sa laser siya na bili ni Migs, baka meron pa yun. So, meron na yun. So, mga gusto magpalit, try nyo lang. Alam ko, mura lang pag sa laser. Ayun. Ano naman, bro? Bass drum exercise for beginners. Ano lang, pag-start, yung mabagal na malinis. Dapat yun yung muna. Unahin talaga. Control muna kasi ang product ng control is speed. Wag dumiretso sa speed katulad na nangyari sa akin after na pag-start ko, dumiretso ako sa speed kasi gusto ko yung metal eh. So, maraming problema, mabilis ka, pero hindi ka marunong magbagal. Marami tayong nakikitang ganun. So, start slow and yes. Clean. Kung mas maganda pag slow, clean, and malakas. Tapos unti-unti. Unti-unti ang pabilis. Ganun lang. Basta malinis. Malinis. Kasi doon mo makikita yung ano eh. Yung doon ka magkakaproblema pag nag-record na. Pag hindi mo ginawang malinis muna pag at dating sa recording, yun, ang hirap, ang daming i-correct o kaya sasabihin mo, baka sira yung mic mo, yung ikaw pala yung may kasalanan. Oh, yun, i-share ka lang din, o diba, yun, tama yung ano yung ganun, kasi diba, yung unang record ko talaga, bata pa kami nun eh, yun, so, yung pagka naririnig ko siya, sa akin, okay siya. Tapos pagka narinig ko, parang may kulang. So, yun nga, kaya yung natutunan ko after namin mag-record. Di ba, medyo matagal yung mismong recording mo or yung mismong bago kayo sumala sa studio, at least, di ba, maayos yung, ano mo, yung record sa paa. Mostly paa. Siyempre, hey, yung laki tinitingnan pag sa drummer sa metal. Yan. Ganon din nangyari sa first album ng Sagrado. First take ng drums. Tapos, hindi talaga matugma. Sinabi na lang sa akin, bro, gusto mong gawa na lang natin ng beat. Hindi ko rin mag-gets. Ito, may beats ako dito na ano. Sabi ko, hindi naman yun yung beats namin na ginagamit eh. Ayun, napansin ko na parang nawala na ng gana yung sound engineer. Parang hindi ko yata kayang i-perform or i-record yung kanta. So, noon, pinauwi kami. Pagdating sa bahay, pinaktis ko na pinaktis. Talagang, para pagbalik namin, medyo close na sa linis. Konti na lang yung adjust niya. Yeah. So, yun, magandang share din yung nangyari. Sana, no? At least, alam na natin. Ang pangit na palalabasan. Pare, isipin mo, ayaw na niya. Sumuko, no? Sumuko. Oo, kasi, yun, balikan natin yung kanina, yung tunog ng kabilang paa, 2.
Tapos yung isa, wala, no? Tugtog. Wala. Laglag yung kalawa mo, no? Pag gano'n. Oo. Tapos may minsan pa, syempre, hindi pa malakas masyado yung ano natin paanon kasi bago pa tayo. Pero gusto natin mabilis. So, meron tayong mga first hits na hindi natin intention. Hmm. Example, bumagsak, bang, brrr, ganon. Pero may nauna na. Dahil kasi hindi pa malakas masyado, hindi mo pa makontrol yung ano mo. So, pagdating sa, ano, pag pakinig mo ng, ano, pag-play ng, ano, ng record, bro, may ba't may naunang kick dun? Yun, wala naman yun eh. Eh, na-realize ko, may mauna talaga akong, ano, apak talaga. Parang buwelo ba? So, yun, marumi talaga. Hindi na ko-control pa, no? Talaga, hindi pa talaga, oh. So, yun, maririnig talaga natin yun. Ayun. So, at ano naman, top 5 drummers. Top 5 drummers. Ito po yung mga bago na lang eh. Mga bago, sila Eric Morotti. Morotti ba yun? Oo, oh, yung bagong drummer ng Suffocation, no? Oh, gusto ko yung kung paano siya mag-blast kasi sobrang layo ng ano ng angle talagang ganun. Mostly Indonesian drummers, so nandiyan sina Oki Fadlan, ay yung drummer Jasa, di ba yung bata? Wow. Oh yan, drummer ng Turbidity. Hmm. Yun. Siyempre, nandiyan sina Longstreth. Tapos, sino pa ba? Si... Sino pa ba mga... Yun, sa Filipino, marami din tayong idols dyan. Nandiyan sina God Blast Hill. God Blast, diba? Hill. Oh, share ko lang. Most of my mga exercises or mga ginagawa sa drumming, halos galing sa kanya yun. Because lagi lang kami nag-uusap ni Hill eh. No, kahit kahapon nag-uusap kami, may sinishare siya sa akin ng mga drummers. So, katulad ng paano gawin. Diba, paano gawin to, ganyan. So, tinuturo niya sa akin, o kaya sinishare niya, tulad nila Lil Gruber, or sa Defeat Insanity, yung mga jazz na pag lagi namin pinag-uusapan yun. So, yun mga ideas niya. So, number one, si Ems. Nakuha ko yung idea na ganun. Nakuha, byproduct lang ako nila eh. Byproduct lang talaga. Ano si Hill, paano mag-blast? Ganun. Stamina naman. Gusto ko stamina si Kuya Toots. Oh, yan. Ganun. Bad shit. Sobrang panalo talaga stamina. Ayun lang. 5 na ba yun? Sobra. Pwede pa magdagdag kung may ano, para pwede na lang panoorin din, di ba? Kasi ako, si panoorin ko yan. Si Tony. Tony Royster Jr. Royster Jr. yung Gospel Chops, tama ba? Drummer si Gospel Chops. Si Pridgen, ganun. Si Harrison, yun mga pinapanood ko pag gusto. Trip ko yung mga ganun. Diba kasi yung feels nila pag pumalo sila eh, no? Buhay na buhay. Oo, tapos yun, di ko alam kung paano ipasok yun eh, pero si Hill talaga, napapasok niya eh. Iba ka talaga, di ko kaya talaga yun. Oo, yun, malupit talaga yun, ever since. Oo, unang kilala sa Pinoy yeah. Naman, yung mga inaabangan ko naman mga pumalo pag yun, mga kasabayan na doon eh. Ikaw, sina... Hoy! Oo, si
sino ba to? Si si Ems, si Hill, si ano pa ba? Yung vocalist nila si si Mike Pardo. Mike, oh, Pena Fisher. Oh, magaling din 'yon, oh. Okay, hindi mga kasi pag tumugtog sila, gusto ko lang din tingnan. So, pag-uwi ko sa bahay, imagine ko paano gawin yung pra-practicein ko. Ano na? Sumasharingan. Oo, oh, sabi ko, galing naman nun. Parang, paano nila ginawa yun? Tapos, ano? Si ano din pala si Junax, lalo na si Junax. So si Junax din mga nagturo sa akin ng ano about sa para sa triggering, kung paano gamitin yung drum module, paano yung drum trigger, anong mga specs or something ganun. Sa kanya ako nagtatanong pati sa ano sa mga plugins ng drums sa recording niya. Hindi nibigyan niya din ako. Doon, yun yung pinag-uusapan namin minsan ni Junax about sa recording ng drums. Yun. So, ano na bro? Advice for young drummers. Okay. Kung ano ang gusto mong tugtugin, specifically sa ano ang title nito? Severe Drummer Podcast, yeah. Oh, ito naman yung topic natin about severe drumming eh. Oh, let's talk about severe drumming na lang. Kung gusto mo talagang ganun na tugtugan, straightforward lang. Eh, ganun yung tugtugan mo. Diba? Kasi para yun yung pa-practice mo lagi. Hindi ka magiging hilaw kasi pag nag-blast ka tapos dito ganyan, may binahinahalo ka na ganyan, mga malambot ito. So magiging hilaw. Talagang pure talaga yung blast mo na gagawin mo. And start slow. Tapos malakas na tunog agad. Control after ng control. Yun, saka na yung speed. Yan lang. Tapos, lagi kong ina-advise din, lalo na doon, before sa Sagrado. Kung may tugtog tayo, may trabaho kayo, unahin talaga yung trabaho. Kasi, wala, hindi naman tayo binabayaran. Oh, hobby lang, no? Ayokong marinig na nag-absent ka dahil importante itong gig na to. Then, kinalabasan, ita-terminate ka ng employer mo. Unahin talaga yung trabaho. Yun lang. So, yun. That's it for tonight, mga kabrothers sa drums. Yun. So, maraming salamat ulit kay Mix Quintanar. So, yun. Please panoor. Meron silang ilalabas na album under, sorry bro, pathologically explicit ba yun? Yeah, yun. So, kailan ang ano bro? Kailan ang labas? Sorry. Tapos na. Natapos na siya noong May 25. Yeah. Ship na dito sa Philippines. Tapos na lahat materials. Naantay na lang namin yung materials namin from Spain. Nagka-problema lang daw sa ano sa logistics kung paano ipasok sa Philippines. I don't know. Pero i-contact mo lagi namin yung ano, coordinate namin doon sa ano kay sino ba 'yun? Si Fernando. Basta si pathological. Si Fernando, 'di ba? Fernando. Naantay lang namin. Feeling ko nga na ano na eh, natabunan na nga ng COVID itong ano eh, album na to eh. Nawala na! Nakalimutan na! Oo nga, yun. So yun, pinapaalala ulit natin sa mga ano po, sana
suportahan natin yung album na ilalabas ng Barang. So, ano sila, isa na naman tong matinding blast beatan, panigurado. Yun. So, ayun lang po. Yun, bro. Last words o any, ano? Oo, ingat palagi. Labas lang kung importante talaga. Antayin natin yung mga ano. Antayin natin na ano, makatugtog tayo ulit. Looking forward na makatugtog tayo ulit. Sana. Oo, para mapag-mash na. Oh. Mash na. Makapag-blast na talaga sa live, no? Oo. Yun, at maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat din, bro. So, thank you. So, yun, exit na po natin. So, abangan na lang po sa YouTube. So, sana supportahan po natin yung ilalabas ng atin. And good night. Thank you.